Sa linggong ito, magsasagawa ng opisyal na pagbisita sa bansa si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim mula Marso 1 hanggang 2. Ito ang unang pagbisita ng isang head of government sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magkakaroon ng bilateral meeting ang dalawang leader upang talakayin ang mga usaping may kinalaman sa politika, seguridad, ekonomiya at pakikipag-ugnayan ng mga tao. Magpapalit rin sila ng kanilang mga opinyon tungkol sa mga isyong pangrehiyon at pandaigdig. Mag-host din si President Marcos Jr. ng isang dinner banquet para sa kanyang kapatid na leader. Kasama rin ni Prime Minister Ibrahim sa kanyang pagbisita ang kanyang ministers para sa Foreign Affairs at Home Affairs, ang Minister of Entrepreneur at Cooperative Development at iba pang opisyal mula sa kaukulang mga ahensya. Bukod sa bilateral meeting, maghahatid rin si Prime Minister Ibrahim ng isang public lecture at magkakaroon ng pagkikita sa mga miyembro ng Malaysian diaspora sa Pilipinas. Inaasahang magiging mabuting pagkakataon ito para sa mga bansa na matutulungan sa pag-unlad ng kanilang samahan at mapalakas ang kooperasyon sa politika, ekonomiya at taong nagbibigay ng suporta. Sa taong 2022, ang Pilipinas ay naging 15th malaking trading partner ng Malaysia at 15th pinakamalaking kasapi ng ASEAN na may $9.42 billion na halaga ng pakikipagsapalaran sa kalakalan. Si Prime Minister Ibrahim ay nahirang bilang 10th na punong ministro ng Malaysia noong nakaraang Nobyembre. Bilang dating leader ng oposisyon, nahal siya upang mamuno ng isang unity government kasama ang partido ng kanyang dating kaaway sa politika. Ganun din naman si Marcos Jr., ang kanyang unang paglalakbay sa isang bansa noong Enero ay sa Indonesia na itinuring ang Kuala Lumpur bilang 5th pinakamalaking export market nito. Ayon pa sa ulat ng The Guardian, noong siya ay kabataan pa lamang, ipinahayag na ni Prime Minister Ibrahim ang kanyang paghanga kay Jose Rizal na kinilala niya bilang a true Asian Renaissance man. At yan ang ating news feed of the day. Ito po si Rush Ledia. Magandang hapon.